Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarawana. This time, as you can see, nag-start na ako ng tanning kay Leviathan. So, July 10th ngayon, no? Of 2021. So, bibigyan ko kayo ng update dyan. Ang tanning regimen ko is 4 hours sa morning, 4 hours sa afternoon. So, titingnan natin. Every week, i-monitor ko siya kung ano yung improvement niya sa color. And for this episode, ang ipapakita ko is yung feeding regimen ni Levi. Kasi nga maraming nagtatanong sa akin, bakit daw sobrang bilis lumaki? So, papakita ko sa inyo yung mga tekniko kung paano ko siya pinapakain. So, nod lang kayo guys. So, first step is kukuha tayo ng prepare ko na hipon. Ayan. So, unang tip no would be, kung makikita nyo yung prepare ko na hipon, yung mga bits, naka-group na. Para if ever kukuha ko, madali lang siya makuha. Wait. Pe-press ko lang to sa likod eh. So, yun. There you go. So, unang tip would be, ito nyo lang yung kailangan nyo. So, katulad nito, nag-group ko siya, madali ko lang siyang nakuha. So, guys, bago tayo mag-proceed dun sa second tip ko, shout out muna tayo. Shout out kay JD Inigo de Guia, Sara Advincula, Jeff Pamintuan, Paglife, Alden Baugbog, Jose Escobar, Jeffrey Salon, David Jan Canusa, Adrian and Fish Aquatics, Raydel Ramos, and Jervy Tolimao. Second tip ko sa inyo is, if papakainin nyo na no, as much as possible para sa arwana, mas maganda kung ibabagsak nyo yung pagkain sa malayo. So, yan yung papakita ko sa inyo. Kasi predatory fish siya, no? Yung field of vision niya, more of narrow tsaka forward. So, unlike yung mga prey, sila yung may mga wide vision, yung sa gilid, no? Kasi hindi naman importante sa kanila mag-focus. So, papakita ko sa inyo yung difference kung ano yung pinagkaiba pag nilaglag ko yung pagkain sa malayo and dun sa tapat niya. By the way, kung makikita nyo nga pala, meron akong peacock bass. So, pag pinakain ko yan, usually yan yung nauuna eh. So, ang technique ko is, bibigyan ko siya ng isang malaking pagkain para pag nakain niya, hindi na niya guguluhin yung arowana or hindi na siya makikisingit sa arowana. So, yun yung gagawin natin. So, papakainin natin siya guys nung hipon. So, nakikita nyo tong dalawa, nakaready na, no? So, pakainin natin. Siyempre, gaya ng sinabi ko, unahin ko na tong peacock bass kasi yun yung nangaagaw usually. So, pakainin ko na yan ng isang malaki. Ayan, kumain na siya. Medyo mahihirapan siyang lunukin agad yan eh. So, habang kinakain niya yon, pakainin ko na tong si Levi. So, again, sabi ko sa inyo, mas maganda kung sa malayo. So, dito ko siya babagsakan ng pagkain. Ngayon. So, at least na napapractice yung pagtingin niya sa harap. Instead na bumagsak yung pagkain. So, mukhang nakaready na naman tong isa kumain na si peacock bass ko, si Basilio. Again, sa malayo. So,
nauna na naman yung isa. So, yun guys, no, naunahan na naman siya. Anyway, nakadalawa na naman tong si Levi ko. So, ang next step would be variety, no? So, bibigyan ko naman siya ng superworm. So, bibigyan ko siya ng superworm. Tatry ko siyang laglagan sa side, sa harap niya mismo. So, yan si Basilio. Medyo hirap na siya kumain ngayon kasi inagawan niya. Pero, si Levi naman, gusto pang kumain. No? So, yan yung third tip na ba? Yan yung next na tip ko sa inyo. Huwag niyong masyadong busugin. So, always, pag nagpakain kayo, hintayin niyo or huwag nyo silang bubusugin. Make sure na gusto pa nilang kumain para at least later, mapapakain nyo pa sila. Kasi kung bubusugin nyo yan ngayon, baka good na yun for the whole day tapos magpa-park yan. Mas maganda yung medyo gutom pa sila para later, kakain pa sila. So guys, nandito na tayo sa pinaka-importanting part ng feeding regimen ko. As you can see doon sa table, no? Nagpe-prepare na ako for this coming week para sa pagkain. Kung mapapansin nyo nga, yung first tip ko would be yung i-group natin sila para pag ito-thaw nyo, mabilis nyo na lang silang makuha. Kasi pangit yung ito-thaw nyo isang malaking, maraming pagkain tapos part lang doon yung kukunin nyo tapos babalik nyo na naman sa freezer. So, pangit yun. So, makikita nyo rito, hinati ko siya sa maliliit and then ginroup ko na siya para pag ito-thaw ko siya, isang part lang yung kukunin ko, kung ano lang yung kailangan ko. Ngayon, meron akong tinirang part dito and then nagtataka kayo bakit may barbecue stick. Actually, ito yung pinaka-importanting part ng video which is yung isa kong sikreto, no, kung bakit mabilis lumaki si Levi. So, ito na yun. So, kita nyo naman dyan, meron akong pellet. Hindi ko na sasabihin kung ano yung brand ng pellet. Kayo na mamili kung anong pellet yung gusto nyo. No? Kasi si Levi ayaw ng pellet. So, kailangan pakainin ko siya ng pellet in a way na hindi niya mahahalata. So, ito yung tekniko. Kung alam ko na banggit ko sa dati kong video yung feeding guide na pwede nyong gut load yung mga live feeds nyo, no? Same way sa mga off live, katulad nitong shrimp, madali itong kumbaga i-gut load or i-stuff ng kung ano man yung gusto nyo ipakain sa arowana nyo. So yun yung papakita ko. So baba ko muna to habang gagawin ko siya. So ito yung pag kailangan nyo ng barbecue stick, no? Tusok nyo lang dyan. Dati, ginagamit ko toothpick. Kaya lang, ang hirap ipasok eh. Tsaka, malalaki na yung pellet na binili ko. Kasi dati, maliliit. So, ang daming pellet. So, pag malalaki, dalawa lang pwede na. So, ayan. Tapusin na natin ito. So, mas madaling ipasok pag barbecue stick. So,
So ako, normally, dalawa lang nilalagay ko. Kayo, kung gusto nyong tatluhin, pwede rin naman. Kaya lang kasi baka masyadong maging matigas or masyadong mapansin niya na meron kayong nilagay, hindi nakainin, sayang naman. So ako dalawa, okay na. Dalawang malalaki ha. Ayan, so isa na lang. So meron pa ako napitirang dalawang pellet. So gamitin na natin. Suksok ko na dito para walang natitira. Maliit yung part, so dito tayo kumuha sa malaki. So ayan guys, na group ko na siya, na stuff ko na siya. Ready na to for freezing. So yung pang fifth na tip ko, if ever magpapakain kayo ng offline, no, lalo na yung galing sa palengke, bago nyo pakain, make sure i-freeze nyo muna mga 24, at least 24 hours, yung iba 48 hours pa, no, para lang sigurado na walang parasite. So yun, i-freeze ko na to. Hopefully guys, may natutunan kayo sa video na to. Hanggang sa muli, please make sure to subscribe, paki-like and share na rin. Bye!